glory for this, that we're looking at the Savior. At meron din tayong Xborg. There was also a debate na pwede nga gamitin kayo ng Florin, pero it's all about the momentum breaking power ng isang Grock. Oh, ito, speaking of Kuya Apex 47, sabi niya, okay, nandito lang ako, bibigay lang ako ng vision. Pero yung presence pala na ganun ay napaka-importante na. At dahil sa presence na yun, pinuntahan agad siya ng dalawang players dito ng EVOS Glory. So it's more the vision for Apex 47. At ang vision nila dito, diretso din na nakalakip sa kanilang mission na kailangan naming tapusin agad yung laban. Nakita nga tayo dun ng pop mula sa dalawang EXP laners. May Hila at merong knock-up din na tumama dun kay Rosa Dreams as well. Ito yung Edith Savior combo na minsan pwede nating abangan na habang nakukuha nila mismo yung tempo papuntang mid-game, ito yung paulit-ulit na pwede nilang i-pick off against Fireflux Esports. Oh, diretso yun lang, diretso yun. But speaking of Fireflux Esports, naku po, napataan lang doon. Si Kuya Tienzi nakapag-retry pa kaya nag-level 4 noong moment na yun. And tignan nyo yan, kalahati pa lang yung XP ni Annabelle para mag-level 4. So kailangan talagang habulin dito ng EVOS Glory at mukhang magiging madali para dito kay TNC na makapag-secure ng turtle later on para sa ating laro. Speaking of securing, we want also to talk about the gold lane, Moskov versus Carry. Kanina na pag-usapan nga din dito natin ang Moskov na in every situation in the late game, may kakayahan talagang bumangay. But in the first one, medyo nagkulang sila doon to make it work. Ako, minsan kahit kung titingnan natin yung Lolita, it was a very effective combo ng Fireflux Esports. Counter talaga. Fourth line, nakaiwas doon si Fluffy. Ginamit ka doon ang kanyang flicker para makaiwas. At nandito na nga ang unang turtle ng ating laban. Ako si Fluffy, I'm so fluffy, I'm gonna die yata. Pero hindi, dahil medyo kalmadong controlled aggression ang ginagawa dito ng side ng Fireflux Esports, to which, by the way, dediretso sila dito sa ating turtle habang si Annabelle ay pwedeng humabol. Pareha silang level 4, so panay lang ang damage dito. Retribution, Dawning Light ginamit na. Spear of Destruction na dito na rin. At meron na rin ginamit dito ng Nether Realm para sa ating laro. Napakasakto First Blood against Fluffy for this game. At mukhang dediretsoin pa nga yata dito ng mga players. Pero sabi nila, kailangan na natin tumuloy doon sa ibang objectives. At ang objective ni Apex 47, guluhin si Kuya Annabelle. An objective for a kill. Fireflux Esports gets the first blood. Going back on what the panel mentioned, this is the momentum breaking situation na pwedeng gawin ng Fireflux Esports. The Grock itself at Isentel penetrate the backline, force out something out of EVOS Glory with the use of the Wild Charge or even mismo yung wall niya. Madami siya nakukuha ang vision, pwede silang bumabad for so much information about EVOS Glory. Kung nakita mo, Fireflux or Apex 47, laging nakababad papunta sa gold lane, even sa EXP lane. Oh, tsaka talagang lahat buong mapa dito ng EVOS Glory ay talagang pinupuntahan niya. It's as if na naging parte na siya ng roster ng EVOS Glory, na kulang na lang yung HP niya ay maging color blue na rin dahil hindi na siya nakapunta. Dahil sa space na nabibigay niya, wala. Yung hindi na niya kailangan lumagpas ng or hindi niya na kailangan magstay doon sa side nila. Hindi na nga. Kung titignan mo, no, dumikit ka lang sa wall, may CC immunity ka na rin. At dito lang, ha, utilize talaga ni Apex 47 naman, ang lahat ng pwede nilang guluhin sa kampo ng EVOS Glory. Orange ang pwede manakaw ni TNC, nakuha nga dito. Naagaw na, pero dahil doon, parang medyo na-disrupt yung rotation supposedly ng EVOS Glory dahil merong dalawang players sana na gustong tumulong kay Annabelle para makuha yung kanyang orange buff. Again, para dito sa ating laro, si Dreams ang mananakaw, camera flicker out para sa kanya at ginamit na nga dito yung kanyang robot para makatakas pa. And this is just the Edith na ginagamit ding pang-counter against Fireflux Esports. Ang daming pwedeng makuha dito, but this is still a signature pick for Annabelle. Sino mo makakuha ng mismong turtle na to? Bawi na nga pa ng Fireflux Esports? Sobrang linis na ginagawa dito ng Fireflux Esports. Pagkatapos kuhanin yung turtle ay dediretso doon sa pagkill kay Fluffy. Si Annabelle dito ay mahatakot ng Shadow Stampede. Tapos may last insanity para doon. So may gilay, the clock is gonna be down. At dahil dyan, si Franz na lang ang hindi mapapatay dahil nasa top lane nga lang din naman. Pwedeng dumiretso dito sa middle lane. At yung mga tipi-tipi-tipi dito ni
Rosa. Nakikita na natin dito sa may gitna. Outer turret energy shield pa lang OSX. Pero masisira na nila yung tore. Power spike is real for Fireflux Esports. Yung zone out na ginawa ni Alien Dawn gave so much way na makuha ang apat kaagad after EVOS Glory attempted to take the turtle away from Fireflux Esports. Kaso nga lang, si Brands nga naiwan doon. Hindi nga din siya nag-attempt na gamitin ang Blade of Despair. Mismo yung Blade of Destruction pareho kasing BOD. Pero that is completely a way sana na pwedeng ma-force out. Pero EVOS Glory, nirespeto din nila ang naging simula ng Fireflux Esports. Grabe talaga yung Fireflux Esports. Parang natulog sila na ang nasa utak lang nila. Dapat lahat ng mga kalaban natin mamaya gugulatin ni Apex 47. Si Kuya Apex 47, kulang na lang maging parte siya ng mapa bilang bato. Yun si Grak. Yun si Grak. Ginawa siya para maging parte ng mapa. Tama, ganun yung nangyari sa kanya. Siya ay isang pader na may paa. Pader na may paa. At naglalakad pa kasi nga may paa. Tama. Kasi kung pag-uusapan natin, bakit si Grak yung tinutukoy namin dito? Ang dami nilang nakukuhang backline entry, ang dami nilang nakukuhang mismong force out of resources. Lahat info na pwede makuha ng Fireflux Esports against EVOS Glory. You mentioned about the disrupting of the rotation. Ginamit talaga na paulit-ulit. Meanwhile, Dreams, mukhang nakahanap ang Tapere corner dito. Ginamit rin yung Onward Earth Shatter. May kita natin yung Annabelle. Mabawi kayo ng mga players sa EVOS Glory. Pero maaabutan dito si Rosa. Mabipilitan umalis at gamitin yung Shadow Stamp para may movement speed na makaalis. Tapos sa may matalikod, Apex 47 nandun. Napigilan! Naiwan si Kuya Fluffy dun sa tatlong miyembro ng Fireflux Esports. Parang nahati yung atensyon ng EVOS Glory. Fluffy, falling down once again. Turtle is up. At dito lang natin nakita ng kinailangan lang talaga ng Fireflux Esports is mismo si Apex 47 na i-hold lang talaga yung posisyon na walang makakalapit habang kinukuha nilang EXP laner. At meron ang objective na pwede pagagawan ulit. Two turtles have already been secured by Fireflux Esports. Ano nga ba yung magiging plano nila dito? Sinusubukan ni i-poke out ang mga member ng Fireflux Esports. Sino makakuha ng turtle na to? May kita natin, Annabelle naman. This time around, makakakuha ng turtle. Dederecho doon sa middle gate. Ginamit na rin Spear of Destruction ni Brands. Habang si Rosa nakaalis na doon sa Spectre State. Dawning Light! Kamuti ka na si Annabelle. Pero napakakunan dito ng side ng EVOS Glory. Sunshine is down. Si Dreams at si Annabelle lang nakuha dito ng Fireflux Esports. Si Alien ginamit na rin yung Last Insanity. Pero makikita na natin ngayon, OSX, EVOS Glory, nakukuha na nila yung tempo nila. Ito ngayon kanina pinag-uusapan natin, getting their hands on their signature pick and a debut pick for this, going back on this replay. Naging paulit-ulit king attempt para mag-knock up dito mismo sa lineup ng mismong Fireflux Esports. Ang naging poke at force out dito kay Annabelle pa lang. Ito yung naging solusyon. Kaso nga lang si Klokon laging nakapanday dun sa malayo na pwede talaga niya maspatan. And we're looking at the damage of the Savior alone. Ang dami talagang pwedeng ma-peel off sa mga moment na yun. Alam mo ano na to yung OSX? Parang labanan na to ni Dreams at saka ni Apex 47. Dahil sa magandang Onward Earth Shatter din kanina ni Dreams ay parang nagulat yata si Apex 47 na, ay, teka lang, parang pwede din yatang gumawa ng play dito ang EVOS Glory. And speaking of gagawa ng play, may play nga ba doon sa may purple buff? Hindi daw muna, sabi ng mga players natin, dahil magkakakitaan lang, more on pokes, at parang inaabangan yata yung mga biglang panggulat na play, at successfully, masisira ng Fireflux Esports yung tore sa taas. Glowing wand and magic shoes for the Savior, for Klokun. And looking at the items as well by Fireflux Esports, slowly building for the damage of Sunshine. Kaya mismo ang ginagawa nila dito, putting pressure, everything sa lane ng EVOS Glory na talagang they're pushing themselves into a corner para dumipensa. Meanwhile, sinusubukan din ni Fluffy na i-zone out ang mga membro dito ng Fireflux Esports na iwasan nga doon yung Dawning Light. But as kung pag-uusapan natin yung wave clear, Ate Chantel, still, hindi pinapabayaan ni EVOS Glory na makalamang sila. Oh, mabilis lang eh, kasi Savior din to eh. Alam natin lahat ang potential ng Savior. Ginamit yung Purify dito ni Rosa. Tignan natin ngayon ang secondary damage ni Sunshine. Nararamdaman mo na yung lagitik dito ng mga shuriken. Pero napakita ang Benelin Zone para kay Fluffy. Bigla na wala mga players dito ng Fireflux Esports. Brands with a kill. Apex 47, ang kanilang na-secure nung moment na yon. So si Alien magbabata
babakalbote lang muna para bumalik yung kanyang Firaga armor dito sa my lord. Bakalbote. Oh, kukuhanin niya yun mamaya para, ayan o. Ayan o. Nagka-Firaga armor. Naiwasan. Naiwasan yung Dawning Light. Good point naman sa bakalbote. Ngahal ko, ikaw nga man isang ex-Borg. Ayaw mo walang mawala ng Firaga armor dahil ang poking potential ng Evo's Glory talagang nandyan. Ginamit ng Last Insanity. Umunti ka na. Akala ko makaagaw ni Alien pero nandun sa Anabel para ma-secure yung Lord. Dediretso kayo ng mga players sa Farblock Esports. Dreams! Mapatay sa kamay dito ni Kenzie. At mukhang mainit pa rin ang Fireflux kahit nakuha ng Evo's Glory yung Lord. Sinubukan pang i-connect yung Spear of Destruction pero hindi mo na nakaiwas ulit si Alien the sidestep at kahit talaga nilang i-micro ang Evo's Glory in moments na pwede pa na sana silang ma-follow upan dahil nga sa range ng meron na kanilang composition looking at these items slowly slowly building on the final items na rin yung dalawa. Dalawang items ng Moskova so meron na rin Corrosion Scythe, you also have the Demon Hunter Sword, the Golden Staff. So, dahan-dahan na rin kumakate. Unti-unti nang mararating ang kalangitan at between. Yan ang panata ngayon ng Evo's Glory. Para naman sa Fireflux Esports, again, kailangan nilang mapanalo to para hindi tayo magkaroon ng isa pang best of one for the tiebreaker. But looking at the play of Evo's Glory, masakit na si Kuya Brands at 1-0-1 3 on this Moskov. Ito yung iniipon mo talaga kasi kung may Moskov ka nga naman, kailangan mo talaga i-pick up dahil nga sa mismong toolkit or mismong escape na meron siya, talagang hindi mo talaga makuha basta-basta. Pero ito ha, may attempt ngayon ng Fireflux Esports. Grabe naman yung wild charge dito ni Apex 47. Pabibilisin pa gamit yung Netherrealm. Maganda ng Last Insanity. Apat yung tatamaan ni Alien sa moment na yun. Kaya mapapaatras sa mga players na Evo's Glory. Pero zone up lang pala ang kanilang magagawa. Dahil safe pa rin ang mga players dito. Pero magandang nangyari, nakakuha nila yung mga resources at makukuha din yung tore dito ng Evo's sa gitna. Good utilization as well with the wall by that Gra. Kung babalikan natin yung laban na yon, it was purely the reaction time of Alien dahil nga naharangan ng wall dito ang Fireflux Esports na attempt na hindi makauwi ang Evo's Glory. Ginamit talaga agad yung Last Insanity para mapil sila agad. Therefore, nakuha nila ang pangalawang tore ng Evo's Glory para i-pressure pa rin yung mapa sa mismong laban na to. Ganto pa naman din yung ano, yung expert pag late game, sobrang hirap ng pagka ikaw, kunwari, kahit gano'ng kakunat ang isang alpha, kahit naka-defensive items, dito si, sabi natin, si Fluffy, tsaka si Dreams, iba pa rin ang true damage. Iba pa rin ang isang XB. Iba. Represent. Kalimutan mo na yan. Si, oo nga. Mga lyrics nun. Hindi ko na, oo. Hindi ko na rin alam. Inalalo ko tuloy bigla video ako mismo na parang nabaliktad yung ano yung lyrics na to? Ano nga yun? Pero ang lyrics ng kanta ngayon ng Lord Dance ay iisip kami pero importante yung next natin na Lord. Ibang klase kang mag-throwback artist. Hindi ko na nga maan eh. Kalimutan mo na yan. Sige-sige maglibang. Yan. Ayan na. Kasi nililibangan ng Fireflux Esports ang pwedeng gawin ng Evo's Glory dahil kung pag-uusapan natin macro-wise, may kakayahan ang Evo's Glory na mag-attempt na isang play na pwede hatiin mismo ang Fireflux Esports with just Brands alone. With the Spear of Destruction, pwede silang ma-atake mismo sa backline. Ito na, OSX. Napanood ko na to noong unang panahon. Matagal yata wag mag-start yung teamfight pero dediretso na. Ginamit na yung Earth Shatter onward. Oh. Against Alien, Finors lang pala na magamit dito at mawala yung Firaga armor. Dawning Light, tatamaan si Alien doon. Si Alien ang target nila. Pero habang nangyayari yun, si Dreams ay nakuha pa nila. Nabaliktad pa dito na Fireflux Esports. Pero si Brands ay nandito na rin. Ang namatay lang is Dreams. Akala natin Evo's Glory lamang sa initiation pero ready for the counter-attack ang Fireflux Esports. Pero ipipilit yata nila dito na pumalag. Habang sagot naman ang Fireflux Esports, mag-aabang muna sila if ever na merong pumasok na player ng Evo's Glory. Nakuhaan nila doon na isa pang kill at si Dreams ngayon tumumba. That was a complete pull na ginawa ng Fireflux Esports. Ex-Borg na natunawan nga ng Firaga Armor, yung pinag-uusapan natin kanina ng tendency na si Brands ay pwede mag-follow up with the Spear of Destruction pero may call, may conceal! Ako nagamit yung Spear of Destruction para umalis! And the Spear of Alpha pala yun! Habang si Apex 47 walang buhay para dediretso pa rin! Dawning Light! A
Ang sakit na ni Clocoon. Ang sakit na dito ng Savior. Ito na yung inaantay. OSX ng Evo's Glory activated at online na. Hindi lang si Alpha. Pati na rin dito si Savior. Hindi talaga mismo. Susuko ang Evo's Glory. Looking at the lead. Pantay. Pantay lang ang nangyayari. 200, 100 ng kalamangan ang naging mindset ng EVO's Glory. Kailangan nilang i-push papunta to sa late game dahil ito nga ang posisyon na kanilang winning condition. Lord, almost half HP. May nakabantay. Sino makakuha nito? Half HP na rin ng Fireflux Esports! Gamit na rin yung Purify, pero chance yung pa rin makakakuha ng Lord. Pero dediretso nga ni EVO's Glory. Sabi na okay lang makuha niyo Lord. Pero dediretso kami for teamfight. Si Rosa ay na-checkpoint nila. Kaya naman double kill na si Annabelle dito sa ating laro. 3 players down para yun sa Fireflux Esports, pero mabilis lang na mabuhay si Rosa. Annabelle with the topple. At dito natin nakikita na hindi pa rin talaga susuko ang EVO's Glory, pero ngayon ang Lord ay nasa kamay ng Fireflux Esports despite that team fight na sustain pa rin nila. Wala kang immortality sa X-Borg. Most likely on the Brute Force, War Axe, even the Oracle. Parang ano mo na pwede siyang i-force dito na diretso yun ang side ng Fireflux Esports. At mukhang kakatok na nga dito ang EVO's Glory. Look at pwede damage pang diretso yun dun sa gitna. Wala pang nakakapigil kay Brands dito sa ating laban. Siya ang pinakatinik ngayon ng EVO's Glory. Isama mo pa si Clocoon. And speaking of Clocoon, natamaan dito at napagganit yun si Kevin. Biglang mawawala sa ating mapat na diretso pa nga Wild Charge para mapigilan dito si Dreams. Ginamit tayo Primal Ramp, pero hindi sa patinoy kayo sustain dahil limang players mo naman ng Fireflux Esports ang nandoon. A two crucial pick-off by Fireflux Esports. Medyo na-delay talaga yung pag-record, pero humabol ka agad doon si Rosa na conceal. Kaya ang bilis nilang makalapit. Pero ngayon, 20 seconds para bumalik ang dalawang member ng EVO's Glory. Tatlong Tori, apat. Ooh. Tori ang naiiwan. Look at the peel, the burning, and also the scorch. And you're seeing the recalls dito kay Rosa. Confident na confident kayo na Fireflux Esports. So, sabi natin itong laban na ito, isa init ng etablado at ang init ngayon na nakikita natin na damage from Fireflux Esports, specifically Rosa. Grabe yung pressure na kanilang pinapakita, even top lane. Ginamit na rin ni Fluffy dito kayo penalty zone. Pero yung nga habang nangyari yun, nahila siya nung Shadow Stampede. Kaya aalis at huwag yung flicker ngayon. Si Kuya Fluffy at mukhang inaantay ngayon ng Fireflux Esports ay yung sunod na Lord. Magre-reset muna ang EVO's Glory and Fireflux Esports. May immortality na rin si Alien or yung X-Borg na to. Looking back on how the mindset was, purely it's more like it the regen dahil ngayon ang mismong scenario dito ay gusto na talaga mang force out gamit ang kanyang last insanity kahit na mismong mapoke or mapeel siya. Pero pressure mula sa Torre dito sa baba, the second tier turret by EVO's Glory, dinenay pa rin. Pero Rosa, pinipilit pa rin at tatanggalin yung dalawang wave minions na to. Kasama na rin yung cart. Waves pushing in. Pero Fireflux Esports really eyeing to just leave three inhibitor turrets for EVO's Glory. May waves na papasok. Successful take as well. Tatlong Tori ang naiwan para sa depensa ng EVO's Glory. Reiterate lang natin, this is Group A. Kung sino man ang mananalo dito at kung 2-0 man ang Fireflux Esports, sila na ang mag-a-advance sa knockout stage. Ngayon naman, para sa EVO's Glory, kung maipantay nila itong best of 2 natin ng 1-1, ibig sabihin makakakita tayo ng isa pang best of 1 na tiebreaker. Ganon ka-importante itong laban na to para sa dalawang koponan. At importante din kung sino mananalo dito sa ating teamfight. Annabelle medyo mawala ng buhay doon. Ginamit agad yung Winter Crown. Penalty zone mahuhuli doon sa Milikon si Sunshine. Pero nga lang meron immortality si Fluffy. Diretso na naman doon sa NetherRealm. Habang nangyayari yun, medyo napalalim si Apex 47. Si Annabelle ginamit na yung Spirit Destruction para lumayo. Umaalis nga ng mga players ng EVO's Glory. Patay na pala si Fluffy. Mawala ng immortality dito si Alien. At aalis muna mga players sa moment na yun. Ha? Grabe, Fireflux Esports, the reaction time, the follow-up, the conceal, lagi nilang ginugulat,
Ginugulit. Kasi ginugulat nila, tapos gumuguhit yung damage nila. Yun ang hybrid word na pwede kong i-describe sa ginagawa ng Fireflux Esports, dahil yung habol nila dito sa EVOS Glory ay hindi makapuesto. Oo, so sobrang hindi makapuesto. May gusto sanang play na gawin dito si Annabelle tsaka si Fluffy. Di ba hinahabol si Annabelle? Sige, kukuhanin ko lahat ng sakit. Fluffy, mag-ready ka. Kaso nakaready din yung Fireflux Esports na bantayan si Sunshine. Isang beses pa lang pong namamatay si Sunshine dito sa laban natin. At ito pa ang mas pinaganda para sa Fireflux Esports. Meron na ring Ice Queen Wand dito si Alien. So napaka-importante ngayon OSX itong depensa na gagawin ng EVOS Glory. Pero madali lang din naman kasi meron sila Savior. At meron silang slow na pwedeng makuha doon sa Last Insanity ni Alien. Kailangan nila maging maingat. Yung Poke, may Lord, may Minions na nagpo-push na kuha ng Hunter sa taas, pati na rin slowly sa baba. Ooh! At may knock-up! Penalty zone para kay Fluffy pero walang follow-up damage. Mystic Field to stun the players dito of Flyflux Esports. Masisira din yung Torre dito sa baba na baba. Walang buhay dito si Kenzie. May iwan pa nga! Apex 47 pero meron Netherrealm para mabuhay. Raw Center sa players of Flyflux Esports ay aalis pero naabutan dito si Sunshine. Si Sunshine meron Purify! Wow! At meron ding Immortality para buhay pa rin! Rosa sinimulan with the clutch Netherrealm. Meron pa palang immortality, walang nawala sa Fireflux Esports. Pero EVOS Glory, dito na natin mararamdaman na activated na silang lahat OSX. Ang pinakakailangan na lang nilang mangyari dito is yung layering ng mga skills. Kailangan maging maganda dito. If ever na pumasok na si Fluffy with that penalty zone, kailangan sakto din yung Mystic Field. Kailangan nila dito ng perfect timing. Ito talaga, ulit namin ang init ng entablado. Hindi talaga lumalamang dahil nga nasa ultra late game at going back on that replay. Grabe din ang naging habol dito, Purify. But the sense na ginawa ni Klofkun, may Purify. Kaso nga lang with that immortality pop, walang nawala sa Fireflux Esports. The tension of this game. Intense! Intense! Sa dami na nangyari guys, hindi na namin napansin na 21 minutes na pala itong laban natin. And mind you, if ever pala nahinabol pa si Sunshine, OSX na moment na yun, bumili din pala siya ng Winter Crown. Look at that contingency plan. Wala talagang mawawala. And that is just completely the game sense of Fireflux Esports na hindi talaga dapat may ma-pick off sa mga ganitong crucial moments, dahil kung merong mawala ng isa, this is just completely 60 seconds. Oh. Na pwede talagang dumagdag at mismo kayo mag-iisip kung paano kayo dedepensa sa mga ganitong klaseng sitwasyon. TikTok timers na to, ah. Oo, TikTok timers na to. 60 seconds na. Dito yung mga players. If ever na may madeds at kakaibang formation, yung pinapakita dito ng Fireflux Esports, tila ba si Tienzi ay nandun sa ibaba? At makatatargetan yata nila possibly dito si Brands. Kaya kailangan maging mapagmatyag dito ni Brands. Kailangan maging maingat kasi nandun din si Rosa if ever sa ibaba. Look at this. Kung titingnan mo yung naging coverage, at yung mismong pwesto ngayon ng Fireflux Esports, they're looking for a great barricade or a borderline na hindi talaga sila pwedeng malusutan ng EVOS Glory. Nakakita mo nga din na meron sanang attempt si Brands sa sumilip. Pero buto lang hindi. Pero may initiation nga mula kay Tienzi. Okay, nagkabanggaan. At medyo napakaganda. Hindi pala medyo. Maganda yata sana yung penalty zone dito ni Fluffy. Pero more on folks, again, napaka-importante ng teamfight na to sa dalawang teams. Kaya may kita mo rin na walang nagtatry mag-contest para dito sa dalawa. At si Rosa medyo nasusunog pa dito sa ating laro. At kalmado muna ulit ang Land of Dawn. Pero ang emosyon ng mga players ng Fireflux Esports at ng EVOS Glory ay hindi kalmado ngayon. Looking back on the best resources na pwedeng gawin, ang dalawang kuponan na to, Fireflux Esports, looking at two Purifies. Meron silang possible plan B na ginagawa na paulit-ulit ni Rosa, that Netherrealm na hindi talaga niyang hahayaan na may mawala sa isa. In those kinds of scenarios, pwede sila ma-pick off. Nagpapatingin si Fluffy at si Annabelle. Sinusubukan din ramdamin ni Alien kung nasaan, kung meron ba dito nakabantay. Pero mukhang nagpa-spot out dito si Fluffy.
At wala ata silang choice. Ah, na-reset. Ako, na-reset yung... Na-reset mismo yung Lord. Pero plano pa talaga to nila. Ang sakit ng Shadow Stampede, ah. Si Fluffy dito ay masasaktan. Ito ay true damage na sasabi natin kay Alien. Ginamit na ni Annabelle yung kanyang Spear of Destruction. Habang si Rosa yata ang pwedeng target. Naka-Primal Wrath ngayon, si Dreams. Pwede mawala ng Immortality anytime. At mawawala na nga talaga. Habang si Rosa marireveal kung nasa yung pwesto niya. At Firefox Esports, nakafocus lang sa goal. Hindi makakalapit ngayon ang Evo's Glory. Dahil Firefox Esports will secure the Lord. Sana namang push ang pwedeng gawin ng Firefox Esports. The zone out once again by Alien. Na-spot talaga kaagad doon si Fluffy. And they had no choice but to just hold that position. Di sila makalapit. Sino nga bang pwede makalapit dito? Dahil there were some attempts na mismo din si Dreams ay hindi dapat siya mismo mapanganib sa mga gantong sitwasyon. Dahil wala nang pwedeng magtangke. Oo, wala na. Mawala si Fluffy. Kahit si Fluffy kasi dito, parang man-to-man defense na yung ginagawa ni Kuya Alien. Pag nakita niya dito si Fluffy, talagang tinututukan niya na agad. So this is probably the final defense para sa Evo's Glory dito sa kanilang tournament life. Again, kailangan itong matusiro ng Fireflux Esports para sigurado na sila na pasok sa ating knockout stage. Pwede magkaroon ng teamfight anytime at nagkakaabangan. Ginamit ng one charge si Fluffy, may better result na si Immortality yung sagot. Si Dreams ay patana. Si Annabelle, halos wala ng buhay pa at makukuha na nga rin dito ng mga players ng Fireflux Esports. Yun Lord, buhay lang din.